Hello, Clashers. Good evening. Good evening. And it's good to have you here. Uh-huh. So of course, gusto ko muna kayo tanungin. So, kamusta na kayo, guys? Kamusta na yung experience na nakapasok kayo sa next round? I mean, sa top of the Clash. Oo nga. Ayan. Ano pa rin po, sobrang... Kailangan namin maniwala eh, kasi magra-round to na. Pero yung feeling na ang saya-saya, kasi gaya ko po, nandito ulit ako sa Clash. At naisa-share ko ulit yung talent ko. Sobrang saya ng pakiramdam. Pero nagahalo pa din yung pressure talaga at saka yung kaba sa kung ano yung mga mangyayari. Kasi diba, like yung hashtag natin tonight, first twist. So, hindi namin alam kung ano na naman mangyayari. So, ayun. Uh-huh. Surprise na naman. Ganun po. Thank you, Princess. Si ano naman? Right. Papsi Shannen. How does it feel to belong to the top of the Clash? Sobrang bago sa akin yung idea na to. Kasi since this is my first time joining a singing contest. Mostly, nasasabi ko naman sa mga interviews. But sobrang refreshing at the same time. Masaya sa feeling na first time, tapos top of the Clash agad, diba? Sarap! So, oh my gosh. Oo. Yes. How about you, brother Kenan? Ayan. Kamusta ang experience? Napanood ko yun si Kenan. Grabe, no? Actually, napanood ko rin eh. Uh-huh. Actually, yeah, how about you, Kenan? Medyo nakaka-overwhelm siya, nung, lalo na nung una kasi I had very little expectations for myself. Pero nakaka-affirm siya nung ano, na parang, uy, kaya ko pala to, parang ganun. Kasi, like Shannen, first time ko rin kasing sumali ng ganitong contest. Tapos, I do something different for a living. So, mm-hmm. yung parang hobby ko, parang, uy, meron pala akong place sa mga ganito. First time ko yun ma-feel. Kaya, medyo it took some time bago mag-sync in na, uy, kasali ako. Kasali pa ako. Parang merong euphoria, wow. Pag nanalo ka, no? Yeah, true. Oh, actually, sarap. Anthony, it happened to us, diba? Parang we really didn't feel, you know, we didn't expect to reach every round. So, alam natin yung nararamdaman ng mga Clashers ngayon. Kasi andito, ito yung part na ano eh, mahirap eh, diba? Like, from a lot of Clashers biglang, diba, mag-sync round. So, parang may pause, no? Parang pagka panalo mo, is this really happening? Yeah. Yung everything around you is still, no? Parang ang sarap. Pero yung question ko naman for... the three of you, kayo naman, after winning naman, anong ginagawa nyo preparing for your next battle sa next round? Ayan. Ikaw, Princess, anong pinaggagawa mo para paghanda nitong laban na to? Pinaggagawa. Ayan, Pops, Ayan, Pops, parang, anong pinaggagawa ko, Char? Ayun na nga, pahinga talaga. Kasi, di ba, alam mo naman, pandemic ngayon, ang kabuhayan nating mga artist ay live stream. So, dahil paguran din tayo sa kakapuyat at kakakanta, netong malapit na mag-round 2, talagang pahinga lang ako, pahinga ng pahinga. Tapos, rehearse din, nire-rehearse yung kanta for round 2. Ayun. How about you, Shannen naman? Tanungin naman natin si Shannen. Katulad na sinabi ni Princess, actually nagpapahinga ako. Ine-enjoy ko yung moment bago ako sumabak ulit kasi... you'll never know what will happen, pero ang usually na ginagawa ko, nag-ear training ako. Yun yung pinaka hindi nawawala sa akin every day, pinapakinggan ko para mas stuck sa akin yung ano, yung tunog ba, yung minus one ko. So, ay, si ika nga beauty rest, no? Voice rest din, voice rest. Yeah, voice rest, yes. So, how about you, Kenan? Kenan! Aside from vocal rest, ako yung type na I don't really break routines. So, yung usual physical conditioning na ginagawa ko, I still do that every day. So, siguro mga an hour to an hour and a half na cardio, konting band workouts, yoga, siguro twice a week, and then weights kapag ka may oras. Lagi pa rin may ganun. Siyempre, yung vocal rest kasama na rin siya and yung pag-rehearse. Pero yung physical fitness talaga yung pinaka nagiging nagsistick talaga ako dun. Oh, important that you have the stamina and the energy to fight for the next round. Kasi pag nagkasakit kayo, doon talaga tayo madadalit talaga pag nagkasakit. So tama yung ginagawa yung tatlo. Rest and take good care of yourselves. Uh-huh. And of course, syempre,
isa sa napakalaking topic na tatalakay natin tonight as we watch tonight's episode. Ano naman sa tingin niyo yung mangyayaring twist kaya? Ay, nako. Diba? Yun yung pinaka mabigat na tanong ngayong gabi. Oo, Garrett, kilala ang The Clash sa mga twist. Unexpected twist. Pagbubulaga ng The Clash. So, ano ba ang nararamdaman mong magiging twist, Miss Princess Vire? Yeah. Sa totoo lang po talaga, wala po akong idea kasi laging surprise. parang pagdating mo doon, oh guys, may twist. Ha, wait lang. May, bigla ka nalang magugulat, di ba? Pero sa ngayon, dahil yung season 2, ang surprise twist ay clash save. Diba, malay natin, baka ganun ulit. So, ewan ko lang talaga kung ano namang mangyayari ngayon. Kasi sa part namin ng pandemic, ng ano sistema ng The Clash ngayon, sobrang challenging. As in, sobrang challenging. Wala kaming idea kung sinong pwede namin makalaban, wala kaming idea kung anong pwedeng mangyari, kung anong pwedeng twist. So talagang blank, as in blank. Wala kaming maisip kung anong pwedeng maging first twist. Kaya dapat abangan ng mga viewers talaga. Tama. Kung ano yung first twist later. Tama, how about you, Shannen? Shannen naman, Shannen. Same with Princess. Since this is my first time nga, wala rin ako idea as in blank page. Siguro, kasi since this is nga yung first time, parang sa isang competition, hindi mo alam kung paano gagalaw eh. Sobrang unexpected nun lahat, lalong-lalo na sa, ayan, nangyayari nga ngayong pandemic, lalo pa ngayon, nagkaroon ng pandemic. Hindi mo ma-foresee kung ano yung gagawin nila ngayong surprise dito sa The Clash. So, ayun. I'm also looking forward since hindi talaga namin alam kung sino makakalaban namin. Hirap so, ba? No way of knowing. Tama. Ika hirap. Nga, new normal, new twist. Mm-hmm. Tama. Ay, pasok! Ikaw ka. Si pare ko yun naman. Pare ko yun, Kenan. Medyo radical ako pagdating sa mga ganyan. Kaya ako naiisip ko, di ba, parang feeling ko kasi parang safe na ako sa unang round. Pero nung nabasa ko na parang first twist, sabi ko, baka naman joke lang to na safe ako sa unang round. Tapos biglang meron pang paniba. Baka akala, parang ganun. Kasi, di ba parang 30 kami. Tapos parang baka mamaya pagtapatapatin uli. Yung para mag-rigo dun ba? Parang ganun. Medyo radical ako mag-isip pagdating sa mga ganyan. Kasi sa sports, ganyan eh. Kaya feeling ko ganyan. Pero sana hindi na. At hindi imposible yun sa The Clash. Oo, dahil lang. Talaga ba? Nako, yung experience namin talaga naman.